basta Cassandra, hindi pwede. Ako, ito na bang, parang ano to eh, namanggit yata namin to sa interview with Cassie and Ravi. Yung mga parang plans in the future na kung sakaling sila ay mag-decide na to live independently, tapos parang kayo ata ang isa sa, or una yata talagang hindi, parang carry yung ano, kapag ka... Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Alam ko na in some point, I have to let them go, but wag muna, they're still young, and hindi ko naman sila discourage, but you know, I'm just telling my kids na it's hard to be on your own. Kasi una-una, you have to pay for everything. You have to pay for the rent unless you get your own house and pay for it. Pero kung magre-rent ka, iisipin mo yung rent mo, yung Meralco, tubig, sweldo mo sa driver mo, sweldo mo sa mga kasambahay mo. So basically, lahat ng ginagawa ko ay gagawin nyo. So, sabi nila, okay, no, thanks. I'll just stay in the house. Diba? So, they're not yet ready. They're only 20. So, sabi ko naman na, total naman you have your own rooms at nagagawa nyo naman yung mga gusto nyo. Of course, there are certain rules in the house na you have to abide. And after all, we are your parents, so we know what's best for you. But, you know, eventually when they're older, not in the near future, but I know naman na they will get to that na, you know, maybe they, someday they would want to move out. Pero siguro yung pag-move out nila, baka dyan lang sa kapitbahay namin. Baka dun lang sila, dun lang ako papayag. Hindi, pero, sabi ni Cassie, na parang kung mag-move out na, basta kailangan magkakatabi pa rin kayo ng house. Oo, so parang kailangan na yata namin bumili ng compound para makakatabi lang kami doon. Diba, at least meron pa rin silang privacy trying to live on their own, but you know, I'm just there sa kabilang bakod. Mm-hmm. Anyway, tinext ako ni Kakay Bautista. Sabi niya, hahaha, kami yung nagko-comment sa Kumu. Si Kakay, yun na nga, thank you ah. Basta-but lang ako, okay. Yeah. Hello sa Kakay. Very supportive. Thank you sa inyong panonood. Oo, maraming salamat sa panonood dyan sa Kumu, sa YouTube, and sa Facebook. Thank you so much, guys. I really appreciate it. Sasabihin ko pa lang sana or tatanungin ko pa lang sana no, ano yung mga kondisyon mo kung sakaling dadating ngayon tapos kung papayagan mo sila parang ano yung mga conditions na ibibigay mo para mapapayag ka nila. Kaya lang parang malayo pa yun. Ano? Parang wala pang mga... Ah, malayo pa talaga. Kung pwede, wag na lang. Oo. Pwede bang wag na lang? Lagi ko nga sinasabi, parang pwede ba maging Tony Gonzaga ka na hindi naman nag-move out, pero nagkinasal naman sa tamang edad. Parang, sana gano'n na lang, please. Sana lang naman. You know, I'll just, hindi ko pa napag-iisipan yan, so I'll just cross the bridge when I get there. Okay. So, hindi pa ako makakapagsalita. Baka naman after ilang years, mag-iba yung decision ko, or gano'n din siya, baka naman ayaw din niyang, ay, basta Cassandra, hindi pwede. Yes. Correct. Hindi mo na babies ko pa kayo, you and Maverick. No. Pero at least parang nakapractice din siya ngayon, ano, dun sa kanilang lock-in. Kasi nga, sleepover nga raw, hindi sila pwede. Tapos paano pa yung lock-in na 28 days or so? Correct. Oo yan. So parang at least medyo nagiging independent na siya somehow. Kasi nga, although meron naman siyang plus one and the driver naman is with her, but still, wala lang mommy or daddy or kapatid na nagbabantay sa kanya. Pero hindi niya alam. Ang dami ko namang mga mata doon. Siyempre, yung EP nila, diba? Kaklose ko. So, yung mga kasamahan din niya. Hindi naman mga mata, but more of nagbabantay sa kanya. Hindi naman ako yung tipong... kumbaga, in a positive and in a good way, yung sinasabi kong may mata ako doon, meaning kahit wala ako doon, uncampante, because I know that they will take care of Cassandra. Plus, I know my daughter and I trust Cassie. Alam ko na mabait siyang bata. And she's very, professional. Pag work talaga. Pag off, sige. Sabi ko, hindi naman usapan lang. Pag off, sige. You know, kasi sa beach sila, sige, you enjoy. Minsan ka lang makapunta sa, you know, sa makakita ng araw na may beach, na may shores. You just enjoy. But when it's work. So nakikita ko naman na she's very responsible and professional. So hindi ako nag-worry. Hindi ako nag-worry sa kanya.